Tinitimbang ba ang hand carry baggage? Ang sagot ay oo at hindi. Dito muna tayo sa hindi. Dahil guys, maraming beses na ako umuwi sa Pilipinas para magbakasyon at bumalik sa ibang bansa. At never ko pa na-experience na tinimbang ng Emirates Airlines ang daladala kong hand carry baggage. Actually nga, mga staff pa ang nagsasabi na pwede ako maglagay up to 10 kg sa aking hand carry baggage kahit 7 kg lang ang hand carry baggage allowance ko. At hindi lang guys Emirates Airlines, pati ang iba pang malalaking international airlines kagaya ng Etihad at napakarami pang iba. Dito naman tayo sa tinitimbang. Dahil guys, kung PAL or Philippine Airlines or Cebu PAC or Cebu Pacific ang airlines na sasakyan nyo, ay unpredictable. Meaning guys, napakaraming OFW ang nagsasabi na hindi naman daw tinitimbang ang kanilang hand carry baggage sa PAL at sa Cebu PAC. Pero marami din nagsasabi na tinitimbang ang kanilang hand carry baggage. Pero sa personal kong experience guys, nung pumunta ako sa Taiwan para mag-travel, ay tinimbang yung hand carry baggage ko nung papunta ako sa Taiwan at nung pauwi ako sa Pilipinas. Kaya guys, huwag kayong papasobra sa inyong hand carry baggage kapag Philippine Airlines or Cebu Pacific ang inyong sasakyan. Pero guys, sa check-in baggage, kung ilan lang ang check-in baggage allowance mo, ay yun lang dapat ang ilagay mo. Bawal kang sumobra dahil kahit sumobra ka ng 1 kilo, ay magbabayad ka ng excess baggage charge. Ako nga guys, na-experience ko na mag-excess baggage, kaya pinapabayad ako ng 100 dirham per kg sa Emirates Airlines. Pero ang sabi ng Emirates Airlines staff, ay ilagay ko na lang yung sobra sa aking check-in baggage sa aking hand carry baggage. Na na-experience ko nga guys na 3 boteng Nutella yung na-excess baggage ko. Yung tag si 750 milligram or 750 grams. Akala ko nga guys ay bawal yun sa hand carry. Pero inallowed naman ito ng airline staff ng Emirates at naiuwi ko naman sa Pilipinas. At hindi din naman na-detect sa scanning machine. Pero guys, hindi ko sinasabi na porkit naiuwi ko yung 3 Nutella sa aking hand carry baggage, ay maglalagay na rin kayo ng Nutella sa inyong hand carry baggage. Dahil nga guys, hindi ko rin talaga alam na pwede pala yun iuwi sa inyong hand carry. Dahil kung minsan guys, mapapansin nyo ang Nutella ay mayroong liquid sa loob or oil. Kapag na-detect ito ng scanning machine, ay pwede itong kunin sa inyo ng scanning officer. Dahil ang pwede lang dalhin sa hand carry na liquid ay maximum 100 ml. Kahit anong liquid, perfume, lotion, or kahit ano pa na basta may content na liquid. Pero yung mga nagtatanong kung pwede daw ba maglagay ng chocolate sa hand carry baggage, ang sagot guys ay lahat ng klase ng chocolate ay pwede sa hand carry baggage. Pero inuulit ko na yung walang halong liquid or oil kagaya ng Nutella. Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba hatiin sa 2 maleta yung 30 kg na check-in baggage allowance nila. Ang sagot guys, kung hindi nyo kaya sa 1 maleta yung 30 kg baggage allowance nyo, ay pwedeng-pwede nyo ito hatiin sa 2 maleta. Dahil guys, madalas yan na ganyan ang ginagawa ng mga kasama kong babae kapag umuwi sa Pilipinas dahil nga hindi nila ito kaya sa 1 maleta. Kaya hinahati nila ito sa 2. Take note pala guys na kapag may domestic flight kayo sa Pilipinas, for example, lalapag kayo sa NAIA at meron kayong local flight papunta sa Mindanao, na dapat ang inyong check-in baggage or yung check-in baggage allowance nyo sa inyong local flight ay pareho or mas marami kaysa sa check-in baggage allowance nyo galing sa ibang bansa. Dahil kung mas mababa ang check-in baggage allowance nyo sa inyong local flight sa check-in baggage allowance nyo galing sa ibang bansa, ay malaki ang babayaran nyo sa inyong excess baggage. For example, 30 kg ang inyong check-in baggage allowance galing sa international flight, ay dapat 30 kg din ang inyong check-in baggage sa inyong local flight. Dahil guys, kapag sumobra ito ay magbabayad kayo. At ganun din sa hand carry baggage. Kung meron kayong local flight or domestic flight sa Pilipinas, ay huwag kayong maglalagay ng pasobra-sobra. Dahil guys, may naka-experience na ito na walang idea sa ganitong bagay, na first time na umuwi sa Pilipinas, na malaki yung kilo galing sa international flight pero wala siyang pambayad pagdating sa Pilipinas dahil nga may local flight pa siya papunta sa Mindanao. At ang nangyari guys, yung mga sumobra ay iniwan na lang niya sa NAIA.
Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba magdala ng isang maliit na luggage at isang backpack as hand carry baggage, ang sagot guys ay hindi nyo ito pwedeng dalhin na pareho. Dahil mamimili lang kayo kung ano ang gusto nyong gawing hand carry luggage, kung yung luggage or yung backpack. Pwede na lang kung yung backpack nyo ay maliit lang kagaya ng sling bag. So kung medyo malaki ito guys ay pagbabayaran kayo ng extra piraso ng inyong hand carry baggage at baka bayaran nyo ito per kg. So mamimili lang kayo kung ano ang gusto nyong gawing hand carry baggage. Pwedeng isang maliit na maleta, pwedeng backpack na lagi kong dinadala dahil guys, lagi lang backpack ang ginagawa kong hand carry. Pwede naman yung gym bag guys, na yung sinasabi ng iba na parang pang gym na bag na medyo malaki, pwede rin yun. At pwera sa hand carry baggage, ay pwede pa kayo magdala ng isang laptop bag. Hindi yun sinasama sa kilo. Given na ang laptop bag na may lamang laptop at mga dokumento. At pwera sa hand carry baggage at laptop bag, ay pwede rin kayo magdala ng personal bag kagaya ng sling bag, nalagay ng pera, passport at kahit ano pang maliliit na bagay, gaya ng cellphone at kahit ano-ano pa. At sa mga babae naman, yung maliit na handbag or personal bag nila, nalagay nila ng kanilang mga abubot. Kayo guys, ano ba ang mga experience nyo sa hand carry baggage nyo at sa inyong check-in baggage? I-share nyo naman sa comment section para mabasa naman ng mga kapwa natin OFW. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!